madalas nating napapanood sa mga teleserye, mga sanggol na napalitan na nangyari rin di umano sa isang paanakan. Isang kaabang-abang na episode ang inyong matutunghayan ngayong linggo sa Kapuso Mo, Jessica Soho. Di umano ay may isang lalaki na nakipag-date sa halos 15 mga babae para perahan. Ayon sa isang babae na itago na lang natin sa pangalang Lily na kanyang nabiktima. June 2020 ay nakilala niya sa isang dating apps ang isang pangalang Eric. Ayon sa kanya, noong una ay wala siyang balak makipagkita sa kanya. Kaso sobrang mapilit niya hanggang nakuha niya ang loob ko. Kasi seryoso daw siya. So napilitan akong makipag-date sa kanya. Sa first date namin umutang siya sa akin ng halos 2,000. Kinagabihan din naman ay binayaran niya. So sabi ko good pair naman pala ito. Yung pangungutang niya ay dumalas. Nagugulat na lang ako na sinisingil ako ng mga tindera kasi raw boyfriend ko siya. As in lahat ng tindahan na utangan niya. Ako syempre nahihiya ako, kaya ako na yung nagbayad. Yung utang niya ay umabot na sa halos 70,000 pesos. Until napansin ko sa Facebook niya na ang daming nakablock. Sabi niya, friends niya daw yun, na toxic at mga ex niya. Hanggang sa pinagme-message ko silang lahat. Tinanong ko sila kung gaano nila kakilala si Eric. Ang reply nila sa aking lahat ay scammer yan. May utang daw na 48,000, may 38,000 pa nga, na utang doon sa isa. Eventually, I found out na. Yung naloko ni Eric, sa modus niya, umabot na ng 50 mga tao na nasa 1 million pesos na rin ang natangay niya. At narito pa ang ilan sa mga salaysay ng nabiktima ng pang-scam ni Eric. Ako naman po si Leslie, isa ako sa mga nabiktima ng pang-scam ni Eric. Halos 40,000 pesos na yung utang niya sa akin. Nung una, maayos yung relasyon namin. May effort siya. Nagpapakilala siya sa family ko. Nagdadala siya ng bouquet at cake para sa mama ko. Nagpapakitang gilas talaga siya. Kaso, every cut off ng sahod, parang bigla-bigla siyang nagkakaproblema. Yung mother niya, na nasa ICU, namatay na raw. Sinabi niya na pahiram ko daw siya ng pera at ibabalik niya rin daw. Pero never siyang nagbayad sa akin. Ako naman po si Beverly. Nararamdaman niya na kapag payout ko na, manghihiram siya ng pera. Pati savings ko nagalaw ko para mapautang siya. Yung mom niya, kasi raw ay nasa ICU. Nanghiram siya sa akin ng 5,000 hanggang sa mahigit sa 10,000 na yung nakukuha niya sa akin. At hanggang ngayon ay hindi pa rin siya nagbabayad. At para sa marami pang mga istorya, please like and subscribe KMJS Update and Stories.
Bula pa. Saglit pa. Bula pa. Mga batang namatayan ng ina, idinaan sa pagkanta ang kanilang pangungulila. Ramdamang sakit ng mga batang ito sa pagkawala ng kanilang ina. Ayon kay Rowena, hipag ni Imelda, ina ng mga bata, 2 araw na daw nakaburol ang ina ng mga bata. At sabi ng mga bata ay kakantahan daw nila ito upang magising ang kanilang ina. Kasi ang favorite song daw ng kanilang ina ay yung Iingatan Ka. Naaawa ako sa mga bata. Sobrang bata pa nila para mawalan ng ina, wika ni Rowena. Ayon kay Gilbert, panganay na anak ng namatay, gusto naming kantahan si Mama. Kasi nung natutulog kami dati, kinakantahan kami ni Mama. Mahal ko si Mama. Siya ang best friend namin. Ma, promise ko, aalagaan ko ang mga kapatid ko. Mahal na mahal ka namin, Ma. And for more updates and stories, please like and subscribe KMJS Stories and Updates.